box office royalties ranked the 22 top-grossing Filipino movie stars since 2010. Narito ang pinakamalalaking bituin sa takilya sa nagdaang dekada. Mula noong 2010, lumabas na si Vice Ganda sa halos 20 pelikula, 11 dito ay mga lead role. He had his first starring role in 2010 via the millennial reboot of the Roderick Paulate classic Petra ang Kabayo. Isang napakalaking tagumpay, sinimulan ng pelikula ang string ng mga record-setting na pelikula na, sa kalaunan, ay tutukayin ang kanyang kahangahangang karera sa pelikula. Noong 2012, ang kanyang MMFF film Sisterakas, ang naging highest-grossing Filipino-produced film sa lahat ng panahon. Sunod-sunod niyang sinira ang sarili niyang mga record sa loob ng ilang taon pa. Ang kanyang pinakamalaking kita na pelikula hanggang ngayon ay ang 2016 action comedy, The Super Parental Guardians, kung saan ibinahagi niya ang lead kay Coco Martin. Tinapos ng pelikula ang theatrical run nito na may 596 million box office gross. Si Catherine Bernardo ay lumabas bilang lead o major character sa 13 pelikula mula noong 2010. Siya ay nagkaroon ng kanyang unang leading role sa pamamagitan ng family drama, Way Back Home. Ang kanyang on-screen team-up kasama ang kapamilya actor na si Daniel Padilla ay hindi maitatanggi na hahantong sa kanyang pagiging isang major movie star. Una siyang ginawaran ng titulong box office queen noong 2016, kasunod ng mahigit 300 million na nakuha ng Barcelona, A Love Untold sa takilya. Sa bandang huli ay pinatibay niya ang kanyang pwesto bilang reyna ng pelikula ng kanyang henerasyon ng pamunuan niya ang mga pelikulang nagtatakda ng record The House of Us at Hello, Love, Goodbye, na parehong humawak ng posisyon bilang pinakamataas na kumikitang lokal na pelikula sa lahat ng panahon. Ang dalawang pelikula ay nananatili rin bilang ang tanging dalawang pelikulang Pilipino na nakakuha ng mahigit 800 million sa takilya. Mula sa kanyang 2012 debut, si Daniel Padilla ay nagbida sa hindi bababa sa 10 full-length na mga pelikula. Karamihan sa mga pelikulang ito ay nagtampok sa tandem nila ng kanyang reel-to-reel partner na si Catherine Bernardo. Nakipagtulungan din siya sa iba pang box office giants, kabilang si Vice Ganda, na nakatrabaho niya sa dalawang record-breaking na MMFF films. Ang kanyang 2018 na pelikula, The House of Us, gayunpaman kung saan pinagbidahan niya kasama si Bernardo ang kanyang koronang kaluwalhatian. Ang pelikula ay kumita ng 810 milyon sa takilya. Si Bea Alonzo ay nagbida sa hindi bababa sa 12 ng mga pelikula mula nang magsimula ang kanyang karera sa pelikula noong unang bahagi ng 2000s. Nakatanggap siya ng mas maraming titulo sa box office queen kaysa sa karamihan ng kanyang mga kapanahon. Siya ay tinanghal na phenomenal box office star noong 2015, pagkatapos ng kanyang noon MMFF film, A Second Chance, ang naging highest-grossing Filipino film of all time. Ang pelikula ay kumita ng halos 560 milyon sa takilya. Maliban sa mga pelikula niya kasama si John Lloyd Cruz, marami rin siyang box office hits kasama ang iba pang aktor, kaya naging Titanic box office force siya, na hindi umaasa sa isang love team. Si John Lloyd Cruz ay gumawa ng box office hits sa mas maraming iba't ibang artista kaysa sa sino mang nasa listahang ito. Nakagawa na siya ng powerhouse big screen tandems kasama ang mga tulad ni Bea Alonzo, Tony Gonzaga, Angel Locsin, at Sara Geronimo sa mga nakaraang taon. Tulad ni Alonzo, natanggap niya ang titulong box office king sa mas maraming awarding ceremonies, kaysa sa kanyang mga kasabayan. Isa rin siya sa pinakaginawad na pinakamahusay na aktor sa bansa. Sa hiatus mula noong 2017, si Cruz ay hindi pa opisyal na nag-aanunsyo ng kanyang pagbabalik. Si Coco Martin ay kabilang sa napakakaunting mga aktor na nagpapanatili ng mataas na antas ng tangkad sa parehong telebisyon at pelikula.
walang alinlangan na kabilang sa mga may pinakamataas na sweldong aktor sa Pilipinas. Ang kapamilya aktor ay lumabas sa mahigit 15 na pelikula mula noong 2010. Nakipagtulungan din siya sa ilan sa mga pinakamalaking kumikitang bituin sa industriya, kabilang sina Vic Soto, Vice Ganda, at Tony Gonzaga. Ang kanyang pinakabagong pelikula, ang Love or Money ay ganap na inilabas sa mga online audience. Hindi nawala sa box office appeal si Vic Soto, kahit na halos 5 dekada na siya sa showbiz. Ang kanyang mga blockbuster na pelikula sa nakalipas na 10 taon ay pawang sumisigaw na patunay ng kanyang walang kupwes na karisma sa silver screen. Karamihan sa kanyang pinakamalaking hit sa nakaraang dekada ay mga entry sa Metro Manila Film Festival. Ang makapangyarihang portfolio ng pelikula ni Ding Dong Dantes ay walang dudang ginawang posible ng Star Cinema. Ang homegrown kapuso actor ay nakagawa ng kabuuang 6 na blockbuster na pelikula para sa Kapamilya Film Production Outfit, na lahat ay kumita ng hindi bababa sa 100 milyon. Ang pinakahuling gawa niya ay ang MMFF 2018 entry, Fantastica, na kumita ng halos 6. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay paki-subscribe at paki-click na rin ang notification bell kung mahilig ka sa mga ganitong video na talaga naman ikaw ay willing mong panoorin. Gawa na si Ann Curtis ng 7 pelikula na may hindi bababa sa 100 milyon na gross sa takilya sa nakalipas na 10 taon. Ang pinakahuling pelikula niya, The Mold the Murder, ay nagtapos sa pagtakbo nito na may mahigit 320 milyon na kinuha. Noong 2012, siya ang box office queen, kasunod ng phenomenal gross ng No Other Woman. Si Sara Jeronimo sa parehong telebisyon at pag-record ay medyo na-double ng kanyang karera sa pelikula. Nakagawa na siya ng kabuuang 9 na full-length at pinagbibidahang pelikula, mula noong 2010. Ang pinakamalaking kita sa mga pelikulang iyon ay ang kanyang team-up sa box office leading man, si John Lloyd Cruz, kung saan kasama niya ang 3 sa nangungunang mga pelikula. Si Angelica Panganiban ay gumagawa na ng mga pelikula mula pa noong siya ay bata pa, at nakapuntos ng maraming box office hits. Nagkaroon siya ng katulad na tagumpay mula noong 2010. Siya ay nakastar sa 10 mga pelikula, gumaganap ng isang pangunahing papel. Ang pinakamalaking pelikula niya ay ang 2018 sleeper hit, Excess Baggage, na umani ng halos 300 milyon sa takilya. Ang pagiging leading man ni Enrique Hill ay napatibay ng kanyang mga hits sa mga pelikula at telebisyon. Sa mga pelikula, nakakuha siya ng mas maraming blockbuster na pelikula kaysa sa karamihan ng kanyang mga kontemporaryo. Malayo na ang narating niya simula noong launching role niya sa Way Back Home. Ang kanyang pinakabagong blockbuster na Alone, Together ay nakakuha ng tinatayang 370 million sa domestic at international box office returns. Ipinagpatuloy ng Philippine multimedia queen na si Chris Aquino, ang kanyang winning streak sa takilya noong unang bahagi ng 2000s, hanggang sa susunod na dekada. Nakagawa siya ng 3 box office movies na kumita ng mahigit 500 milyon. Nakipagtulungan din siya sa malalaking bida sa pelikula, na nagbigay sa kanya ng mas malaking box office feats. Hinadlangan ni Ay de las Alas ang pagliko ng dekada nang mapanatili niya ang kanyang posisyon bilang isa sa mga nangungunang kumikitang bituin sa pelikula mula 2010 pataas. Kasunod ng tagumpay ng prangkisa ng Ine, gumawa siya ng 2 pang installment, bawat isa ay kumita ng hindi bababa sa 200 milyon. Noong 2013, siya ay pinangalan ng phenomenal box office star. Si Eugene Domingo ay gumawa ng mas maraming pelikula kaysa sa sinumang nasa listahang ito mula noong 2010. Noong 2011 lamang, nag-star siya sa isang lead role sa 6 na full-length na pelikula. Unang lumabas si Alden Richards bilang minor o supporting character sa ilang pelikula, bago tuluyang nakuha ang big break niya sa big screen.
Ang kanyang huling tatlong pelikula ay maaaring tinukoy ang kanyang buong karera sa showbiz. Noong 2019, nagbida siya sa isang pelikulang Star Cinema Hello Love, Goodbye, na sa huli ay naging pinakamataas na kita na pelikulang Pilipino sa lahat ng panahon. Ang stellar movie career ni Derek Ramsey ay higit na tinutukoy ng kanyang mga pelikula sa ABS-CBN. Siya ay pinangalanan bilang box office king noong 2011, kasunod ng No Other Woman's record-breaking feat. Gumawa siya ng 5 pelikula kasama ang production giant mula noong 2010. Isa sa pinakamalaking kita sa rom-com movie queen ng henerasyong ito, si Tony Gonzaga ay isa sa ilang mga lokal na aktres na nagpapanatili ng kanyang katayuan sa parehong TV at mga pelikula. Ang kanyang top-grossing na pelikula hanggang ngayon ay ang 2014 Valentine film Starting Over Again kung saan nakuha niya ang kanyang unang box office queen title. Ang mga pelikula ay kumita ng mahigit 400 milyon sa lokal na takilya. 12 sa mga pelikula ni Kim Chu sa nakalipas na 11 taon, kumita ng hindi bababa sa 30 milyon. Ang pinakamalaking pelikula niya hanggang ngayon ay nananatiling 2013 box office record-setting rom-com, Bride for Rent. Si Chu ay tinaguri ang modern movie queen, na nagbida sa ilang matagumpay na horror movies, kabilang ang 2017 Star Cinema horror, The Ghost Bride. Nakagawa na si Sian Lim ng mga matagumpay na pelikula, sa labas maliban sa pinagbidahan niya kasama si Kim Chu, ang matagal na niyang kasama sa on-screen, at ngayon ay nasa labas na ng screen. Nakatrabaho na rin niya ang iba pang kapamilya actress sa mga pelikula, kabilang sina Sara Geronimo at Angel Locsin. Ang phenomenal on-screen partnership ni James Reed kay Nadine Lustre ay walang alinlangan na nagbigay sa kanya ng mahiwagang pabor sa kanyang showbiz career. Siya ay nakastar sa hindi bababa sa 7 mga pelikula mula noong 2012 sa mga ito ay pinagbidahan niya kasama ang 2 sa pinakamalaking kita na mga lokal na bituin sa pelikula. Maliban sa pagiging award-winning actress, naka-score din si Nadine Lustre ng ilang box office hits. Nakipagtulungan din siya sa ilang nangungunang lalaki, na nagpapatunay sa kanyang versatility at box office power. Nagustuhan nyo ba ang aking video? Comment lang sa ibaba at pwede nyo ring i-share ito. Marami pa kayo mapapanood sa aking video. Pili lang kayo sa kanan o kaliwa na magugustuhan nyong video. Pwede rin i-click ang aking YouTube channel at pumili ng mapupusuan nyong video. Talaga maaaliw ka sa aking mga video at marami kang makukuha na kaalaman dito. Hanggang sa muli, mga